At gusto ko pala i-congratulate si PB Panday, si Ider, kaibigan natin mga kawayan. Congratulations! Nakabili na siya ng lupa mga kababayan na talagang sa kanyang pinaghirapan. Nagbuga na talaga ang mga paghihirap na dinanas natin. Pre, congratulations! Mga kababayan, magandang umaga po sa inyo. So pagigising ko lang po ngayon ay Saturday. Kaming lakad sa sakulan yung doon po sa Manila. Rest day po namin ngayon mga kababayan. Ngayon ay rest day. Ay may gagawin po tayo ngayon. Tayo ay maglalaba ng medyo marami po mga kababayan kasi po ang dami ko nang labahin kasi wala nang time sa paglalaba mga kababayan, kaya ngayong araw ay bigyan natin ng panahon ang paglalaba kasi wala na akong masukot mga kababayan. Yung mga damit ko ay kunti na lang yung pwede mo isuot. Halos lahat ay labahan na po. Kaya it's time to laba dami. Kababayan. Kaya tara. Let's go. Yan, so ito kasi yung mga labahan ko mga kababayan. Ang dami na po kasi nandito. Yan. Dami ko ng labahan po. Ayan, mga shorts, t-shirts. Yan yung ating lalabahan ngayon mga kababayan. Ang dami. Ang dami ko ng labahan. Ayan, tapos meron pa akong mga puti dito. At ito, yan naman mga kababayan, is yan yung gamit ng kapatid ko. Umuwi muna siya doon sa amin ngayon kasi nagpa-farming. Nag-uma mga kababayan, nag-bagging siya ng kakao doon para itanim doon sa amin. Yan mga gamit ng kapatid ko yan mga kababayan. Kaya itong mga labahan na to is atin ang lalabhan ngayong araw para may masuot tayo mga kababayan. Kaya ano pang hinantay natin? Labahan na! So yan po mga kababayan, ito na po yung lalabahan natin. Ito yung pahinga natin mga kababayan. Maglalaba tayo ng mga ating mga damit. So ano pang hinantay natin? Tara na, let's go! Shorts. Ayan. Pantalon. Tapos muna natin yung mga damit. At saka yung mga jacket at saka pantalon isiparit muna natin. Thank you.
yung mga naglalabang mga kababayan, natutuwa sila kapag may makita sila ang pera sa bulsa ng mga kawan. Hindi na natin kung may pera ba. Baka meron akong mga kalimutan ba. Pero parang wala naman. Kasi hindi kasi ako masyado nagdalagay ng pera sa bulsa ng mga kawan. Ay, meron nga. Yan. Napasa. Meron ako makita. Yan. 200. Dito sa shirt. Meron din pala nakalagkalita ang mga uro. Hanap pa tayo sa kanya dun pa. Nagay natin yan. Yan. Napalitaan din pala. Saka sa mga ano, pantalon. Ipitin nga natin ito. Buwan dito. O di ba, may bayan na gadyo natin ano? Pagbala ba? Dito kaya. O, meron pa o. O, piso. Diba? Pagdato. Pagdato. Pagdala ko din labahan ba? Pagpunta pa natin ito ng bundok. Meron mo na talagang nakalita na pera sa mga kababayan. Kailangan talaga tingnan muna bago mag-imungalan sa laundry. Kasi kaya hindi naman. Kung tayo, wala naman tayo gagawin ng araw, kaya maglalaban lang tayo mga kababayan. Huwag na lang natin ipalaundry kasi sobrang dami nito. Meron pang kumot doon. Kaya din ang bayad natin, kaya lalaban lang natin mga kababayan. Pusot lang tayo. Para sipigil mo. Sanay naman tayo ito mga kabayan. No. Ayan. 15 years old po kasi ako ay nag-umpisa na ako magtrabaho mga kabayan. 15 years old kaya malayo na ako sa mga parents ko. Kaya alam ko na yung mga gawain bahay. Kaya lang paglalaba, pagluluto, at kung ano-ano pa mga kabayan na sanay tayong lumaki na mag-isa o maghanap buhay po mga kababayan. Katuto tayo na malayo sa ating magulang noong 15 years old. 15 years old po ako noon nung mag-start ako ng trabaho. Naging ano ako mga kababayan, delivery boy. Yung mga dinidiliver ko is yung mga soft drinks. Gamit ko lang po mga kababayan ay yung padjak. Yan mga kababayan, padjak. Diyan po ako nagtrabaho sa Cebu po. Set up po dyan sa... Iwan ko kung meron pa ngayon Angelic Store, naalala ko. Angelic Store yung tinatrabaho ako dyan sa ano mga kababayan. Sa... Tibungko. Tibungko ko sa Davao. Yan ako yung trabaho na ako. Ito yung mga natin yung pinaka
Ano, kinamagulangan na bulim eh. Tapos nandito, dalawa na naman yung mga tubig na tayo, relax. Ngayon pala, isa ko din. Ano yung isa ko din? Relax to kami. Sila. Okay. Sana ay ano may mga bayan. Maganda yung pagkakang para matalim matuwi mo tingnan nilipan. So ngayon mga kubayan, habang nagkusot tayo dito, isunduhan muna tayo o yung abot sa mga eskola kasi ng Pinero mga kubayan, yung iba hindi talaga nakaintindi kung gaano ka-importante yung pag-aaral. Kulang pa talaga sila ng support ng magulang po. So kung may nanonood man dito na mga ano, yung mga parents ng eskola, sana po ay suportahan nyo ng 100% yung inyong mga anak sa kanilang pag-aaral kasi yung mga decision kasi ay talagang nasa magulang pa gaya ng mga ibang mga scholar na umuwi. Ako yung nasasayangan or isa ako sa nasasayangan sa kanilang o sa pagkakataon na makapagtapos sila ng pag-aaral mga kababayan. Kasi andun na eh. Andun na yung opportunity na binigay sa kanila. Bihira lang po yung ganyan. Hindi lahat ng magkaroon ng scholarship. Hindi. Kaya sabi ko, hindi lahat magkakaroon ng scholarship. Kaya maswerte sila na merong taong handang sumuporta pinansyal para sa kanilang pag-aaral mga kababayan. Kaya sana ay yung iba ay sana hindi nila sayangin yung pagkakataon kasi yun yung ano way na nila para umasinso, isang stepping stone na nila yon na umangat sa buhay mga kababayan. Kaya sayang yung binigay sa kanila mga kababayan. Grabe. Kaya ngayon si Madeline, sa nakikita nyo naman umuwi siya, pero hindi pa rin nag-give up si Sir Paul. Binigyan niya pa rin ng second chance si Madeline. Kaya sa ngayon ay siya muna ang magbigay ng financial support para sa kay Madeline. Kaya kung makikita ni Sir Paul na pursigido talaga si Madeline sa kanyang pag-aaral, ay mabibigyan siya ng pagkakataon na makasama si na Maylene doon sa kanila mga kababayan. Kaya sana ay magpursigi talaga siya mga kababayan. Eh, sayang yung ano eh, sayang yung talagang napakasayang yung pagkakataon na magkaroon ng eskola ng mga kababayan. Yung dati kasi, naging experience ko na din yan, yung ano sana eh, may magbibay sana na scholarship. Sa akin, tatlo pa yung nag-offer,
Ang huling ano talaga, ang huling desisyon ay nasa magulang. Ay, sayang ang mga babae. Kung may nanonood man ang mga eskolar na pong biyahero ngayon, ay sana pagbutihan nyo ang inyong pag-aaral para makapagtapos kayo, mga eskolar. At huwag nyo sayangin ang pagkakataon. Ibigay nyo lahat, ibigay nyo ang best nyo para makapagtapos. Yan mga babae. Pintuhan tayo. So, ayan na. Marami-rami pa itong mga labahin ko. So, dandahanin na natin. Hindi lang muna natin biglain mga kabayan. Ito yung mga ginagawa ko pag wala kang pasok. Pag wala kang misyon. Kapag umuwi kasi si Sir Paul mga kababayan sa Luzon, dito lang tayo, ano ba tayong lakad, ginagawa tayo sa bahay. Minsan, uwi ako sa amin, doon sa probinsya namin. At bukas, uwi po ako doon mga kababayan. Kasi maya si Kasilvin ako doon din. Sa, ano, doon sa amin, hindi pa natapos yung dapat ayusin doon. Ay, kailangan kong umuwi bukas mga kababayan. Gusto ko pala i-congratulate si PB Panday, si Ider, kaibigan natin mga kababayan. Congratulations, nakabili na siya ng lupa mga kababayan na talagang sa kanyang pinaghirapan. Nagbuga na talaga ang mga paghihirap na dinanas natin. Pre, congratulations. Sana ay marami ka pang mapatagumpayan o makamit sa buhay gaya ng ngayon meron ka ng lupa, gaya ng bahay ay sana ay makapagpatayo ka rin ng sariling bahay. O, sa akin ay talagang nag-iipon pa para sa ganang mga kababayan. So congratulations kay PB Panday. Yan, talagang alam sa mga nakasubaybay sa Puong Behero mga kababayan, talagang kami talaga yung partner ni Ider, partner kami niya. So, nung nag-umpisa kaming magpanday, siyempre tayo yung nakontak ng Puong Behero. Kinuha ko talagang partner si Ider. Kami talaga yung nagsilbing panday ng Puong Behero dito sa Davao. Marami na rin kaming pinagsamahan. Mahirap yung ginagawa namin na nasa bundok kami, doon kami matutulog kahit wala pang bahay, walang maayos na matulugan. Talagang andun, napakalamig mga kababayan, grabe yung experience talaga na namin doon. So ito na yung panahon na andito na tayo pre, kaya huwag nating sayangin. Kaya ang masasabi ko sa'yo, masaya ako na nakabili ka ng lupa, nakikita ko ang pag-asenso mo. Kaya masaya ako bilang kaibigan. Congratulations. Tuloy muna natin yung ating pulalaba. Mga kababayan, magluluto po muna tayo ng agahan pala. Kasi wala pa akong kain. Nagutom na ako mga kababayan. Nakakagutom. Talaga itong maglabas kasi basa yung paa at kamay mo, kaya kailangan mo kumain muna bago natin tapusin yung ating mga nilalabahan. Kaya magluto muna tayo ng isda prito. Ito yung gamit ko, buting. Ayan. Pag naubos ang mga niyang ganyan mga kababayan, is papalitan na naman natin ng bago. Tag 30 pesos po yung isang ganyan. Yung tawag nito pa-refill po. Simpleng simpleng lutuan. Sarap nito. Galunggong.
Istang galunggong. Matambaka pala mga kababayan. Hindi ko kasi kabisado yung mga isda. Pero parang galunggong din siya. Sarap na yan. Sarap, sarap, sarap. Ingay ng aso dito sa kapitbahay. Matambaka. Ayan, malapit ng maluto. At ang sarap na tingnan. Kunti-kunti na lang kumakabayan at makakain na rin tayo. Para makakontinue natin yung ating paglalabas. Ayan nga mga kababayan, tapos na tayo maglaba. At di pala biro maglaba mga kababayan. Kaya ayun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat na sumuporta sa atin. Thank you so much mga kababayan. Naway pagpalain pa tayo ng Panginoon, mahal nating Diyos. Sana ay gabayan niya tayo palagi sa mga araw-araw na ating gawain. Nang sa ganun ay magampanan natin ng maayos ang ating tungkulin mga kababayan. Thank you so much sa inyong lahat. God bless po. We love you all. Bye-bye.